itong isang taong to may ginalaw pang dalawang minoridad sa may ano, malapit sa may Rizal. Paring gamitin ngayon ito ng gobyerno para po sa tuluyang expulsion po ninyo sa house po dahil kayo ay isang mambabatas. At the same time, kayo po ay designated as terrorist. Na, may nakita ba kayo na maaring gamitin po itong designation ninyo para gawing ground kayo ay tuluyan ng maalis bilang mambabatas? Thank you, boss. Yeah, of course. Gagamitin nila lahat ng kaya nilang gawin. Dahil other than meron silang minamanok, may interest sila sa distrito, ang dami nilang, ang dami may mga vested interest eh. Oh, other than gusto nila akong patahimikin, di ba? Hmm. Tanungin nyo nga si Martin Romualdez tungkol dito sa 20%. Alam ko ni Martin. Oh, ano yung 20%? Alam naman sabihin niya, hindi. Ngayon, dito natin makikita kung sino yung sinungaling, sino yung totoo. Oh. Alang-alaman, magsinungaling ba ako, di ba? Kahit kayo, mga media, sa tingin ko lang, ha, sa puso nyo at sa utak nyo, alam nyo yung katotohanan ng 20%. Di ba? Alam nyo yun. Alam nyo yun. Alam nyo yung katotohanan ng rock betting. Alam niyo yung katotohanan ng unappropriated funds, di ba? Ito lang paalala ko sa lahat. Huwag niyong kalimutan, bilog ang mundo. At hindi ako nag-iisa. Si Benji Magalong, nakikita na yung korupsyon sa ating gobyerno. Ang ating militar at kapulisan hindi na masaya dahil sa mga nangyayaring mga kung ano-anong korupsyon dyan, nagpapayad tayo ng logo, ng kamahal-mahal, yung militar at mga pulis, pinag-aambag pa natin kahit wala silang overtime pay, binubuwis nila buhay nila, naaawa ko sa mga taong ito na nagsiservisyo para sa atin. Ang taong bayan, hindi na rin masaya. Pag nagsama-sama yan lahat at paglakad sa EDSA, ewan mo lang. But I promise you, when that happens, I will be there. 1,000%. I will walk there. Grabe. Okay, next question please. Congressman, Mike. Good afternoon. I skip on. Ladies first, ladies first. Go ahead, go ahead. Hi, Congressman Teves. This is Mela from PTV. Congressman, as of the moment po kasi nagkakaroon ng pagdinig yung House Ethics Committee regarding na po sa inyong isa. Cut ko lang. Ito pala mga kabanat, parang interview pala ito at marami. May PTV pa pala eh. Maganda rin para nakukuha yung side niya. So, panoorin natin ulit ito. Nagkaroon po ba kayo ng latest conversation with the Congressman Espares? At ano pong mensahe nyo ngayon sa mga kapwa nyo mambabatas na pwede nang anytime kapag nagkaroon na ng resolusyon o rekomendasyon ang House Ethics Committee, ay maaari pong desisyonan sa plenaryo yung inyong sitwasyon. Any message for your colleagues po dito sa Kamara? Unang-una, dapat akong, kung ako yung nililitis, dapat akong pakinggan. Si Ferdy mag-explain yan mamaya because I have the right to be heard personally or through a counsel. Diba? Dapat papakinggan yung side ko. They never gave me the chance. Ito pa ang tanong ko. Nagsasalita kayo ng ethics. Sino ba nag-iimbestiga dyan sa ethics? Pakitanong kay Espares kung ethical ba para sa isang tao, congressman ka man o hindi, na magkaanak ka sa isang babae sa Leyte, ginalaw mo ba yung kapatid?
10 taon na yung bata, babae pa, wala pang sustento hanggang ngayon. Grabe yun ah. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, or ayaw nila maniwala, I give them this challenge. Do they want me to play that video? Because I'll have it played. Ethical ba yun? Hindi lang yun ha. Meron pa akong nalaman na dagdag dun. Itong isang taong to, may ginalaw pang 2 minor di edad sa may, ano, malapit sa may Rizal. Kaya, huwag kayong basta-basta mang aapak ng tao. Dami kung meron din kayong tinatago, you have skeletons in your closet. Diba? Walang problema magsanto-santuhan kayo kung tutungo kayong santo. Magsasanto-santuhan kayo, may anak pala kayong sa ibang babae, walang problema yun sana kung sinustendohan nyo. Hindi nyo pa sinustendohan, babae pa naman, kawawa, nagbubuhay mahirap. Di ba? Konduktor lang yung bagong asawa. Wala. Anyway, habang nag-freeze ko, na-freeze nga siya talagang. So, mabigat yung paratang ni Congressman Tevez, no? So, pwede doon sa isang congressman, pinangalanan niya, Paris daw, pinangalanan niya naman. At sa, parang nagbabatuhan na ngayon sila ng potik, mga kabanat. Di ba? Kasi daw itong si Suarez parang nagsanto-santuhan. So, ayan, naglabasan. Yeah. Ngayon lang, itong si Tevez, na-press nga, hindi natin marinig. Ano, i-forward na natin. Ba? Pataw roon, may lisensya naman, bigla mong ika-cancel. Yung mga kakampi po namin ang natatakot doon, maraming takot na tumistik. Inconsistency. Sa Negros, hindi siya naghanap ng ebidensya. Sa Pugo, sa Las Piñas, naghanap siya ng ebidensya. Bakit ganun? Very inconsistent, di ba? Sabi niya, sumakay ang 5 pasahero, di ba? 5 sus... Di ba kasinungalingan yun? Sabi, sa totoo lang ito, again, medyo masama din loob ko ulit eh, sa mga sa kaibigan ko sa mainstream media. Bakit wala sa iniisa sa inyo nagtanong ng diretsahan kay Bonjing na say, anong katotohanan ng sinabi niyong 6 na tao pinasakay sa 5-seater na helicopter? Anong katotohanan nung 13 na tao pinasakay sa 9-seater na aeroplano? Sige na. Diba? Dapat sa media, you should be ano eh. You should be talagang kahit doon, marami pang manok si Congressman Tevez ah. Nasa ibang bansa ba talaga to? Hindi ko alam kung sa ibang bansa talaga to eh. Kasi habang nasasalita sa may tumutula ako na manok eh. Repeat ko lang konti oh. Balikan ko konti. Ito pakinggan nyo. Ito. Again. May kutitilaok medyo masama manok. Din loob ko ulit eh. Sa mga kahit. Yan. Nakita nyo, tumitilaok yung manok. Ibig sabihin, wala ito sa bansang Pilip, wala ito sa ibang bansa. For sure, no? For 50-50, ika nga, na, hindi pala for sure. 50-50. Kasi kung sa ibang bansa nito, iwan ko lang kasi siya nagsasalita, o hindi ko lang kung kay Kay Topacio, kung sa ibang mga nakasama niya sa Zoom, baka siguro, o hindi naman talaga kay Tevez yung background na tumitilaok naman, no? Baka nga. Pero kung talagang sa iya yan, sa kanya yon, sa bansang Pilipinas siya. O at least yung pinuntahan niyang bansa, napakaraming manok na kahit doon ay mayroon siyang alagang manok. No? Ibig sabihin, talagang adik sa sabong itong si Congressman Tevez. So, tuloy natin. Sa kaibigan ko sa mainstream media, bakit wala sa iniisa sa inyo nagtanong ng diretsahan kay Bonjing na say,
Anong katotohanan nung sinabi niyong anim na tao pinasakay sa 5-seater na helicopter? Anong katotohanan nung 13 na tao pinasakay sa 9-seater na aeroplano? Sige na. Diba? Dapat sa media. Malalaman ko ito mamaya, kabanat, kung kapag siya ay nagsasalita si Topacio, automatic nakamute siya eh. So kung walang background ito si Topacio, ibig sabihin, itong background ng titilakok na manok, sa kanya ito. So madaling sabi, parang hindi ako sure kung sa ibang bansa ba talaga siya or nandito sa Pinas. Hindi natin sure. Yeah, you should be ano eh. You should be, well, how come none of you asked Bonjing that? How come? Sabi to ko eh, parang jeep, may sabit sa estibo. How come none of you asked BBM at Lisa Araneta Marcos? Anong relasyon nyo ni Bibot Nolan? Anong ginagawa nyo? I never heard anybody. Buti ba yung mga vloggers nagtatanong pa? Hindi lang nila matanong ng diretso dahil hindi sila makaharap. Pero sa mga vlog nila, nagtatanong sila. At least they care about the country. Sige, anybody else? Oh, sorry, balikan ko lang yung pinaka-allegation kasi na you're being accused of being the mastermind supposedly of this Tevez terrorist group. Can you answer categorically kung meron ba talagang Tevez terrorist group and if you are heading it? Okay, tingnan natin sa sa Securities and Exchange Commission kung meron bang naka-reason doon na Tevez terror group. Meron ba kumpanyang ganun? No, seriously, there's no such thing as a Tevez terror group. Merong action tulong solusyon. Mali yung sagot. You should be tal. Ang ibang pasahero, ayun lang. Anim na tao pinasakay. Gusto ko lang pangitain kasi pinaka-review ko na ito mga kabanat eh, sa interview niya. Gusto ko lang kunin kung accurate pa yung mga sagot niya. So parang di accurate yung sagot niya dito sa nagtatanong sa kanya na media. Diba kasinungalingan yun? Balikan ko lang ko. Hanapin ko lang. I'm Cedar Neroblan. I care about the country. Ito. Sige. Anybody else? Sorry. Balikan ko lang yung pinaka-allegation kasi na you're being accused of being the mastermind supposedly of this Tevez terrorist group. Can you answer categorically kung meron ba talagang Tevez terrorist group and if you are heading it? Okay, medyo hindi ko lang talagang tama pala yung sagot niya. Sorry. Akala ko nga may hindi ko lang na pakinggan yung sagot na. Tuloy natin. Tingnan natin sa sa Securities and Exchange Commission kung meron bang naka-reason doon na Tevez terror group. Meron ba kumpanyang ganun? No, seriously, there's no such thing as a Tevez terror group. Merong action tulong solusyon. Walang terror group. Diba? Oh. And again, katangahan nga ayon, stupido ka, magiging magte-terrorize ka ng tao kung magpapapili ka pag-eleksyon. But it's illogical, it's stupid, it's katangahan. Hindi siya nagmamatch. Parang ano lang yan, it's equally stupid as saying you fit 13 people in a 9-seater airplane. Or 6 people in a 5-seater helicopter. Ganun ang katanga at kastupido yung statement na ganun. Sorry for that term. Alright, thank you Kong. I'll give others a chance to ask. Thank you. Yeah, si Denise, kanina pa yung nag-release ng kamay. Hindi, may connection po yung tanong ko dun sa tinanong ni Kuya Mike. Bale, Mike, to which case po exactly does the ATL's designation correlate to? Kasi po, ang nababalita po is ginamit na po daw yung testamento nung kasangkot po doon sa Degamo murder case. Pero nandun rin po yung Negros killing. So, alin po ba talaga dito?
sila lang naman nag-iimbento ng kung ano-ano, di ba? Again, how can you attribute it to me or to anybody when I'm not even convicted of anything? Di ba? Unahin niyo yung ano, kaso, conviction, sabay bago niyo idugtong. Am I right, Sir Ferdy? Opo, ayun nga eh. Actually, nagtataka ako ha, these are our questions ngayon pa lang ha, without having received officially a copy of the declaration. Unang-una, bakit ginamit nila yung unang mga affidavits noong sa Degamo case at dinisregard nila yung affidavits of recantation when those are the affidavits that were given by the witnesses through counsels of their own choice and after the entry of their counsels, in these cases, have abated at the threats and intimidation. But in-emphasize nila yung unang uncounseled testimony made without the assistance of their own counsels at under allegations of threat, intimidation, violence, etc. Bakit yun ang binigyan nila ng timbang at hindi yung recantation? Number two, ang dami ng mga abogado nun sa Anti-Terrorism Council at former Chief Justice pa yung chairman noon. Hindi nila nakita na iisa lang uncorroborated pa yung testimony doon sa 2019 murder, yung kay Cobro. Eh, under the ruling in Tamargo, ay hindi po pwede yun. Res inter alios acta yun. Ang dami pong question dyan, but it all boils down to this. The Anti-Terrorism Act is an exception to the rule. It is strong arm of the law na hindi mo gagamitin yan except under extraordinary circumstances. Kaya kung babasahin niyo yung learned ponensya ni Justice Carandar, ikinote doon sa decision yung minutes of the interpellation between Senators Grillon and Lacson. Na sinasabing, ibig mong sabihin pagka merong patayan, pagpalagay na natin, ha? Assuming without conceding na, ha? Pagpalagay na natin, ha? For the sake of argument lamang, totoo, lahat ng sinasabi nila kay Congressman Tevez, which is of course, doubtful, or you will be removed. Any more questions, Panyero Mike? Attorney, kung wala nang ibang magtatanong, dudugtong ko lang. You were saying kanina, attorney, that you are looking at judicial actions, no? When you say judicial actions, do you intend to challenge the constitutionality of the Anti-Terrorism Act, particularly on this section on designation ng ATC sa terrorism? Hindi na, Panyero Mike. Yan, the constitutionality of the law has been passed upon already in the case of Calleja versus Executive Secretary. Alam naman natin yan. But ang i-challenge namin is the constitutionality of implementation of the provision of the anti-terrorism bill by the ATC. Iba naman po yun. That goes to a grave abuse. If I may recall, Congressman Tevez, if you were, I think you were already around when the Anti-Terrorism Act was passed, would you know kung ano yung naging vote niyo sa Anti-Terrorism Act? And did you imagine that this would actually be used against you when you were deliberating this in Congress? Hindi ko na maalala yun eh. Hindi ko na maalala, pero alam mo, napaka-delikado nito if it will be allowed na i-weaponize siya dahil pwede na nila ito gamitin sa kahit sinong kalaban nila sa politika. Akusahan ka lang. Akusahan lang ha. Hindi na kailangan maprubahan. Ako mismo. Alam mo Mike, I would not blame si Kong. Ito, malalaman natin dito kasi naka-freeze siya. Ibig sabihin, mahina yung connection niya. So ngayon, kung walang nagtitilaok ng manok dito, wala siyang kanak. Hindi talaga, no, may nagtitilaok ng manok, ibig sabihin, nasa Kaito Pasyo o di kaya sa mga nagtatanong yung may manok. Okay, let's play natin.
Kung walang... Kung he voted in favor of this law. Because it's basically, ako mismo, dinefensa ko ito. As a journalist, itong batas na ito. So inyo, nakita, no, medyo umabot siya ng ilang sikaw na naka-freeze. Walang tumitilaok ng manok. So ngayon, the way it is being used now, hindi naman natin pwede mapiprevent kahit anong batas pwedeng abusuhin. At yung ang restraint na lang talaga against weaponizing a law ay yung konsyensya ng ehekutibo. Kasi sila nagpapatupad ng batas. Alam naman natin lahat yan. Kung unscrupulous or ruthless, kung walang konsyensya yung executive, eh kahit anong batas, kahit anong ganda, eh pwedeng abusuhin yan. That is the sad fate. At nakita ko na yan. In my 32 years of being a lawyer, I've seen so many laws, good law, being abused. In pagka iba yung klima sa politika, gagamitin yung batas laban sa iyo. Yung sa PCGG, di ba, inabuso. Ang dami inabuso yung batas. Yan ang tinatawag, Mike, na ano eh, na ERAP syndrome. Di ba, si ERAP yung one of the co-authors ng Plunder Law. Eh, yun, nagamit sa kanya noong dinimanda siya. Oh, not blaming congressman, ha? At tinatanong ko lang if, ano, if na-imagine ba niya na at some point, eh, gagamitin pala against him yung batas. I didn't say that in a bad way, Mike. I'm not blaming him. I'm not saying that he should be blamed. It's basically a good book. Kasuhan ng isang tao na may pinatay siyang ganito kadami, pero again, can you repeat your question? So, Congressman, how does this affect your safety at the moment, considering that you're already concerned for your safety as it is? That's the reason why you're not coming back. But then you have been designated as a terrorist. That lessens your capacity to, as what Attorney Kapash just said, applying for asylum, political asylum anywhere else. How concerned are you for your safety after being designated as a terrorist? Natural na naman sa akin yung death threat dati pa eh. Dati pa, matagal na nila akong gusto kong patayin. Pero yung itong ginagawa nila ngayon na tinag nila ako as terrorist na walang rason, mas lalo pa itong makakatulong sa akin. Then syempre, hindi naman tanga yung mga tao sa ibang bansa na maniniwala sa kanila. It will magnify their political persecution. Mas lalo makikita na naninira sila. They are persecuting me. It will magnify it will show more that there's political persecution. Just like what Attorney Fermi said. Hmm. Thank you po. Na. Any other questions? After the warrant, doubt. Yun na yung intel ko. Yung ano pa lang, December pa lang, tsaka January, nung nag-press con kami ni Ator. Malakas pa lang intel ni Tevez, no? Talagang malakas. So yan, hanggang dyan na lang mga kabanat. Kasi ako, kapag didiretso natin, tapos na yung live nila. Be having failed in... Tapos na yan. So yan ang kabuhan ng ating ni-record kasi kaka-live lang nga yan kanina. So yun, kung anong masabi nyo, medyo wala na akong masabi dyan sa ginawang media conference. Pero may question in answer eh. No? Tinatanong. Yung anti-terrorist act pala ay isa sa mga sumusuporta yan itong si Congressman Tevez, pero hindi niya na inakalain na ito ay gagamitin pala sa kanya. Di ba? Ginamit sa kanya, no? Ginamit sa kanya na siya ngayon ang binira. So, kina-question din at ayon kay Congressman Tevez, itong nangyari ng pagtag sa kanya sa terrorist as terorista ay nakakatulong pa daw sa kanya, ayon mismo sa kanya. At ayaw nga Katipasyo, gusto niya i-challenge itong nagbuo nitong NTC na ito dahil nga yung pinakinggan daw ay nag-base lang daw noong sa unang statement ng mga testigo nung sa Digamo. Pero yung mga statement ng mga testigo na yon nung nag-recant sila, diba, lahat sila, sampo daw yun, nag-recant lahat, ay hindi na daw
hindi na tinanggap. Ibig sabihin, parang ang inonor nitong anti-terrorist terrorist council na ito, yung unang statement ng mga testigo. Pero yung pangalawang statement ay parang invalid na, parang lumalabas dito kasi nga yun ang binasihan daw para tawaging anti-terrorist o terorista itong si Tevez. At hindi lang si Tevez, at napakaraming grupo nila. At may tinutukoy pa silang grupo, mga kabanat, at pati yung atang kapatid niya na si Pride ay parang kabilang ata dito. Kasi na nalulungkot siya kanina doon sa interview sa kanya sa The Source nung nangyari sa kanya na pati siya ata na ano, pati pamilya daw na lalagay na sa langani. Pero dagdag ko lang ha, nagtaka ko dito sa kay Congressman Tevez, bakit kung sa ibang bansa nito, bakit ang naglalag ito? Napapansin niyo ba yung signal niya? Medyo naglalag siya kasi nagla-live siya eh. No? So, alam naman natin sa ibang bansa napakalakas yung signal, pero bakit siya ngayon ay naglalag? At medyo nagtaka ako dahil sa likod niya, habang siya nagsasalita, mayroon namang nagtitilaok naman. Oh. Pwede na, oh. Bagay, hindi naman natin masasabi na sa kanya talagang background yun, yung nagtitilaok naman. Oh. Maaring kay Tupas, yung maaring sa mga nagtatanong na ilang mga media. Pero, question ko lang, bakit siya naglalag? At saka tuwing naglalag siya, nawawala naman yung boses ng manok. Pag bumalik siya, ayaw naman may titilaok. So, parang sa isip ko, baka nga, narinig naman kasi ng opinion ang sinabi ko, baka nga. So, yan lang ang ating video. Maraming salamat.